Sa pagbaliktanaw sa kasaysayan ng bansa, isang isla sa Visayas ang kinakitaan ng mayabong na potensyal sa aspetong kultura, agrikultura at ekonomiya. Ito ang isla ng Negros na binubuo ng dalawang lalawigan, ang Negros Occidental at Negros Oriental. Makulay na nakaraan man ang madalas na makabit sa ngalan ng mga naturang probinsya, hindi maikukubli ang madilim nitong yugto. Mula sa pagtanak ng dugo hanggang sa pagkatuyo ng pag-asang muli pang sisibol ang araw sa islang nasadlak sa rebelyon. Matatanda ang mula dekada 80, isa ang isla ng Negros sa naging malalaking pugad ng komunistang pangkat na New People's Army sa bansa. Bunga ng paglaganap ng kahirapan at kagutuman, ang paglala ng sitwasyon sa Negros ang nagtulak sa gobyerno upang isabak ang maraming kasundaluhan sa isla upang sugpuin ang papalakas na puwersa ng NPA sa dalawang lalawigan. Isa ang noy tinyenteng si Leonardo Peña sa mga sundalong na destino sa Negros Island upang lipulin ang makakaliwang grupo. Tumatayo noon bilang commander ng 3rd Special Forces Company, hindi birong hirap ang dinanas ng kanilang hukbo mula sa kakaibang tikas ng NPA sa isla. Ang islang minsang pinaulanan ng likas na yaman. Kalaunay, inulan din ng bala at bomba mula sa dalawang nag-uumpugang pangkat. Ganun upang mabulabog ang tahimik na pamumuhay ng maraming Negrense. At ideklarang no man's land ang kanilang orihinal na komunidad. Makalipas ang higit 3 dekada, ito na ngayon ang Negros Island. Malayong malayo na sa mukha ng kahirapan at karahasan. Masasabing nagbunga ang kampanya ng gobyerno upang maibalik ang kapayapaan sa Negros. At malaking salik nito ang naging pagsusumikap ng hanay ng militar. Sa kasalukuyan, isa ang 302nd Infantry Achiever Brigade sa mga inatasan ng pamahalaan na manguna sa kampanya kontra insurensiya at pagsulong ng kapayapaan sa Negros Island. 3 batalyon ang nasa ilalim ng naturang brigade. Isa ang nakabase sa Negros Occidental habang ang dalawa'y matatagpuan sa Negros Oriental. At sinong mag-aakala na ang isa sa mga tinyenteng sinabak sa dating no man's land ay magbabalik upang pangasiwaan ang isa sa mga ipinagmamalaking brigade ng ating bansa. The handing over the command symbol symbolizes the passing over of the duties and responsibilities attached. Noong October 2020, nang mapili bilang bagong commander ng 302nd Infantry Brigade si Colonel Leonardo Peña mula sa pagiging chief ng Unified Command Staff ng Western Mindanao Command. Bilang saksi sa madilim na nakaraan ng Negros, isang karangalan para kay Colonel Peña na muling maging tulay para sa tunay na ikapayapa ng Negros Island. Diretsahan tayo, sir. In 1980s, General Harke ordered the hinterlands of Negros as no man's land. Bakit nangyari yun? Ano ang naging implikasyon noon sa buong Negros? May tinatawag na Operation Thunderbolt noong araw. Mga late 80s and early 90s, for reason na malaki masyado ang pwersa ng NPA during that time. May mga installations or detachments ng military na na-overrun din ng NPA. Ibig bang sabihin, napakarami nila at kukunti lang mga sundalo noon? Noong early 80s, di ba umabot na sila ng almost 26,000 na distribute yan all throughout the Philippines. At kung dito sa Negros Island, masasabi natin na almost 1,000 sila. We should also remember na they are engaged in guerrilla warfare. The more operations that you conduct, ay panay naman ang tago nila. But when in times na nag-relax ka, doon naman silang titira. Can you give me a clearer picture of the struggles before? Nakikita mo ba na kung saan-saan na lang ang mga tao pupunta, walang mga bahay, and bakit sila pinababa? Ang labanan noon nakahalo sila sa mga communities. So, ang maraming mga civilian ang nadadamay. Yun kung tawagin natin collateral damages. Lahat ng mga civilian na nakikita sa kabundukan ay mga NPA at that time. Kasi bumababa yung mga civilian, kung sino maiwan dyan,
kalaban ka ng gobyerno. Ganun ba yun? Yun yung nag-joke sa AFP during that time, kaya nag-declare ng no man's land. Okay. Kasi thinking na yung mga tao na ibaba na, so lahat na nakikita na lang doon sa taas ay mga NPA. But hindi mo maiiwasan na may madami pa rin na civilian. Kasi kailangan nilang kumain 3 beses maghapon. So kailangan nilang mag-uma, kailangan nilang magtrabaho sa kanilang mga lupa. Nandiyan naman yung NPA na hahalubilo sa kanila. Pag naingkwentro sila ng militar, hindi na mamimili ang bala. So nung bumaba na yung mga tao, how was the firefight, yung clashes ng military and the NPA? How strong are the NPAs na talagang kayo gumagamit pa kayo ng kanyon? Describe to us, yes. what were the activities na hindi mo malimutan ng mga panahon na yun? Noong mga panahon na yun, may mga formations na sila eh. They are moving in platoons. So araw-araw may kanyon? Paminsan-minsan merong kanyon na ginagamit. Depende sa mga na re-report ng mga operating troops. Kasi pag minakita sila na grupo ng armado, that's the time na mag-call for fire sila. And during the time, maraming mga NPA ang namatay, napatay, and also coming from our soldier side, marami ding mga casualties. Yes, both sides may mga casualties, marami sa kabila. Pero ang maganda doon, yung paglalaban na yun at yung pakikipag-ugnayan ng militar sa community, doon nagising yung kalooban ng ating mga kapatid na nabilong sa RPA, okay. Yung rejectionist group. Okay. Nasa ngayon, meron na silang grupo na tinatawag nating kapatiran. Magandang gabi, Pilipinas!